dito panoorin po natin yung kwento ni Doc Willie Ong sa kalagayan niya ngayon, kung gumaling na ba siya o malakas na ba siya. Panoorin po natin. Sons, gumagaling na ba si Doc Willie? So hopefully matapos namin yung cycles of chemo, ganun po ang tawag doon, cycles. So more or less, sabi nila, mga 6 cycles every 3 weeks. So that's around 18 weeks. So nakakaisang buwan na po tayo. Almost, malapit na po. So mga 3 more months to go. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Wala nakakaalam na talaga. Kaya kung may napanood kayo, gumaling o hindi gumaling, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Yun. Yun ang good news yun. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ang sakit. Kaya may time 2 out of 10. Yung malaki paniniwala ko na nagaling to si Lino. Pero kung meron ka naman ng napakasakit, nagaling to. Parang 9 out of 10 ang sakit. Yung pag nagsalita siya, medyo maganda-ganda na eh. Tsaka yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, nawala na. Lesson na lahat. Nawala na yung paninilaw ko. Namayat na ako ng I think 24 pounds, 75 kilos, ngayon 64 kilos lang. Laki nang nawala. Laki. Nawala na yung paninilaw. Yan yan, maganda dyan kasi mukhang lumawan. Paano yung inferior? Hindi pa naman natin na lumakas yung lukoy yung talaga, oh. Nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok nito. Hindi, sabi ko. Sabi nga ng doktor na, ko, si Dr. Amper Dev, si Dr. Doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tinga, basta matay niya, cancer na yan. Kailangan focus eh, siya yung kalaban eh. Siya yung kailangan tanggalin eh. Kaya kita niya, nangingitim ang pangay ko. Ngitim siya. Pati sa ulo nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis kumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig. Yan talaga pag chemo, yung may side effect talaga kaya yung chemo. Kaya mag-chemo, kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. May classmate ako, nalalagas din ang buhok pag chemo niya. Hindi para sa akin, okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad, na umiiyak daw, na di-depress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Pilipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, this, your cancer, is not play-play. Hindi to laro-laro, ah. Hindi to pwede mag lalaro-laro ka, mag-enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to. Serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya. No, cancer. 16 centimeters. Kaya malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Talagang makikita mo, hindi lumakas talaga si Doc Willie Ong dito. Na gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende to sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong pake. Tandaan nyo, wala akong pake. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Tutal, patay na rin naman ako. Total patay na rin ako. Tama yan, Luke. Kung magalit kayo, hindi nyo pwede yung ginagawa ko. Basta sure ako, naitindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Misa kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi, hindi para sa akin. Tapos hindi mo alam, papakamatay na ang magulang mo para sa sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabasok, at umiiyak na puro fake yun. Eh Doc, huwag kang maniwala ang fake news na yan. Kabaliktaran po yan. Nakikita nyo si Chris Aquino. Binablog din po yan ng mga vlogger na patay na raw si Chris Aquino. Pero nakikita nyo ngayon, gumaling po. Ganyan po ang mangyayari po sa inyo, Doc. Iwala lang ho.
Pero malaking paniwala ko na gagaling po yan si Doc Willie Ong. Gagaling ka po, Doc. Nakikita po natin lumalaban si Doc at lumalakas yung katawan niya. Magaling po kayo, Doc. Sigurado gagaling po kayo. Positive lang po. Saka huwag natin kalimutan magdasal para kay Doc Willie Ong. So yun lang po.